kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat, gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harap ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu, kaya't lihim nilang sinulsula ng ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos, at sa gayoy naudyo kanilang magalit kay Esteban ng mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaba nila at iniharap sa Sanhedrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises." Tinitigan si Esteban ng lahat nang nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Esteban ay isa sa mga diakono na inordinahan ng mga apostol upang gawin ang pagpapakain sa mga balo ng grupo ng mga Kristiyano na nagsasalita ng Griego. Kaya siya ay Greek-speaking din. Pero dito nakikita natin siya na nagpapahayag tungkol kay Kristo at gumagawa din ng mga himala. Naging katunggali niya ang mga Greek-speaking Jews na galing sa Sirene, Creta, Alejandria at Asia. Yan ay mga lugar sa labas ng Palestina. Hindi nila siya matalo sa kanyang mga pagpapaliwanag. Tanda natin ang pangako ni Jesus na bababa ang Espiritu Santo sa kanila upang bigyan sila ng karunungan sa harap ng mga kumokontra sa kanila. Ang mga nangyari kay Jesus ay nangyari din kay Esteban. Tulad ni Jesus, dinala siya sa Sanhedrin, ang pinakamataas na kapulungan ng mga Hudyo. Tulad ni Jesus, siya ay pinagbintangan na hindi naman totoo. Tulad ni Jesus, may mga false witnesses silang dinala laban sa kanya. Makikitan din natin ang contrast. Galit na galit ang mga nag-aakusa kay Esteban. Pero siguro ang mga mukha nila ay hindi mapinta dahil sa galit sila. Pero ang mukha ni Esteban ay mapayapa at mahinahon tulad ng sa anghel. Palaban ang mga katunggali niya, pero siya ay mapayapa kasi confident siya sa kanyang inaasahan. Madalas ipakita sa aklat ng mga gawa na sinusubaybayan natin ngayon na ang mga nangyari sa mga alagad ni Jesus
ay tulad ng nangyari sa kanya. Talagang pinagpapatuloy ng unang simbahan ang gawain ni Jesus at tinutulara ng mga alagad si Jesus. Ang simbahan ay hindi lang isang building, hindi lang ito isang organisasyon, ito'y katawan ni Kristo. Ang simbahan ay ang presensya ni Jesus ngayon sa ating mundo. Ang nangyari kay Jesus na siya ay pinagbintangan, binantaan, at pinasakitan ay nangyayari din sa simbahan. Tulad ni Esteban, sana ang simbahan ay kumilos din at magsalita tulad ni Jesus. Si Jesus ay talagang buhay at nasa mundo pa sa pamamagitan ng simbahan at ng kanyang mga alagad. O Jesus, tulungan mo kaming palaging tumingala sa iyo at matularan ka namin. Ito ang aming pagpapahayag sa iyo at pagpapakita sa lahat na buhay ka sa mundo namin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.